Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general reading for Aquarius. Ayan. Bale, take only what resonates ha. Kasi hindi naman ito magre-resonate sa lahat, ano. Hindi ko naman makukuha lahat ng energy ng Aquarius sa mundo. Okay? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. And para sa ibang channels, andyan na lang sa description box. Personal reading, nandyan na lang din. Ayan. So, anyway, i-cleanse ko lang ang ating table, ang ating deck. Ayan, nagagamitin. So, let's start. Anong meron sa ating mga Aquarius, please? Spirit guides, angel guides for Aquarius. Anong meron sa ating mga Aquarius, please? Spirit guides, angel guides for Aquarius. Okay, one last shuffle. Simulan na natin. The Eight of Swords, the Magician. One more card, please. Okay, I feel like yung iba sa inyo, hinaharap mo ngayon ang yung karma. Alam mo yun, yung iba sa inyo, nangyayari talaga yun eh. Problems, karma, maybe stuck ka sa isang something, stuck ka sa bagay nito kasi kailangan mo matutunan kung paano harapin ito. And also at the same time, nagtuturo ito ng malaking lesson sa'yo para mas mag-improve ka. Okay? Mag-improve ka as a person, mag-improve ka yung maybe yung talent mo, yung skills mo somehow. Kung ito ay tao na tinutukoy natin dito kasi I feel like yung iba sa inyo, this is like a person na pwedeng naging dahilan kung bakit meron ka mga sitwasyon na inalisan at meron ka sitwasyon na hindi maalisan. Ayan. Because of this particular person. May particular type. Pero ito nagtuturo itong person nito. Kaya siya dumating sa buhay mo to be your karma. Okay? Para maging mas better ka. So, tell me about this Hierophant, please. Clarify the Hierophant. For Aquarius. Okay, we do have here the Star. The Four of Wands. The Six of Swords and the High Priestess is here. Wait lang, ayusin ko lang. The Page of Swords and the Five of Pentacles is here. O bottom of the deck is the Tower. Okay, nakakita tayo dito ng may mature person na spiritually, I feel like this is your soulmate. Nakakita tayo ng spiritual connection sa inyo nitong taong to. Wini-wish ka nito person na to eh. Pero at the same time, nag-move on siya. Parang nag-wish siya na sana magkaroon ng commitment, relationship, marriage, chatting dalawa. Could be someone from the past. Could be someone na, I don't know, may childhood memories kayo. Or either siya ay mas younger sa'yo. Pwedeng ganun din. Mas bata siya sa'yo. Medyo may problem itong person nito regarding sa pera and maybe something is ending here sa kanya. May nag-end sa kanya or yung iba pwedeng may nag-end na itong situation na ito para sa kanya. So, ano ang feelings nitong person nito towards you? Bakit ganun? The Ten of Cups. So, definitely, mahal ka nitong person ito. Full of love. Okay?
clarify the Ten of Cups. Yan, mahal ka niya, itong person na ito. But with the Page of Pentacles, the Eight of Pentacles, the Two of Swords, and the Three of Wands, pinili niya magpakalayo-layo at mag-focus sa kanyang career. Mahal ka niya, pero mas pinili niya mag-focus sa kanyang career. And might be mag-move on. Pero gusto niya ng connection relationship sa inyo, ha? Mas pinili niya lang yung bagay na yon sa ngayon. Kasi nga, might be you are stuck sa iyong karma. Tell me about this Eight of Swords. The Eight of Swords is clarified by the Tower. Tell me about this Tower. And the Seven of Swords is here. Ay, iba sa inyo kasi parang may ending ka na iniiwasan. Yung parang dapat matagal na nag-end or dapat tapos na talaga tong situation na to eh. Pero iniiwasan kasi yung ending dito. Bakit iniiwasan? Yeah, yung iba sa inyo, hindi lang yung bastang mismong ending, pero yung pag-aaway, yung gulo with this person. And then tendency, nagkakaroon ng new beginning. And then maybe love or nade-develop na love. Pero I mean hindi mo maiaalis yung katotohanan dito na parang may mali na dito sa connection na ito eh. Tell me about Aquarius. Pagdating sa finances, career, for Aquarius, please. Pagdating sa finances and career. The Nine of Cups. I can see you being successful. Yeah. Makukuha mo lahat ng mga gusto mo. Seven of Cups. Your dreams. Pangarap. I feel like kahit luho mo, no? Makukuha mo itong luho mo dahil dito sa success na naghihintay para sa'yo. Tell me about the future, please, for Aquarius. Future for Aquarius. Near future for Aquarius, please. Bottom of the deck, with the Over the Judgment. Ngayon, kukunin natin itong mga to. Four of Swords, King of Swords, the Ten of Pentacles. Matatapos na yung problema mo dito sa pera. Financially, I can see mag-harvest ka or magbubunga lahat ng mga pinaghirapan mo dito. Masusolusyonan mo yung mga problema. I feel like for some of you, nakaranas ka rin naman ng mga stress with the Four of Swords and the King of Swords. Pero nakikita natin na susolusyonan mo to. Magaling ka, mautak ka. Okay, the Nine of Swords and the Four of Cups. Pagdating sa love, I feel like hindi ka na masyadong sigurado dito sa person na ito, which is could be your soulmate. So in the near future, possible ang pag-iwas or paglayo mo dito sa taong ito. And tell me about this soulmate, please. In the near future. Okay. In the near future, pagdating sa soulmate or connection, ano tawag dito? Soulmate connection mo. I can see na there's sadness here. A lot of sadness. Malulungkot or kalungkutan because of a third party situation. And then pwedeng ang ma-realize niya or makita niya is masaya ka na. So with the Queen of Wands, I feel like nandyan lang lagi itong taong ito para sa'yo. And still, andun pa rin naman yung expectations niya and gusto niya ng victory and reconciliation sa inyo. Pero medyo mahirap eh. Kasi because there's a third party situation and pwedeng malaman or makita ng person ito kung gaano ka nakasaya dun sa person na nakakonect mo pa na iba dito. And magdudulot yun ng lungkot para sa kanya. Thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Sarah Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.